Lita Gutierrez sa edad na 20s, nakilala niya ang lalaking pinakasalan niya kalaunan, David Muñoz, sinimulan ang kanyang sariling pamilya, at magkasama, itinatag nila ang kanilang tahanan sa San Jose. Si Lita Gutierrez ay isang artistang Pilipino na sumikat noong dekada 1950 at dekada 1960 at kontratadong artista ng LBN Pictures. Nagkaroon siya ng sariling programa sa telebisyon na pinamagatang The Lita Gutierrez Show. Kasama rin niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Nida Blanca sa palatuntunang pantelebisyon na pinamagatang The Nida Lito Show. Naggamit siya ng katanyagan ng lumabas kanyang pelikula na Alembong noong 1958 kung saan nakapareha niya si Leroy Salvador. Sa edad na 16, labas lamang ng high school, nagpunta siya sa Maynila mula sa Lawag, Ilocos Norte para magtrabaho. Nagsimula siya bilang isang receptionista sa tanggapan ng isang magazine ng pelikula. Siya at ang isa pang batang babae mula sa magazine ay nagtungo sa LBN isang araw upang makakuha ng publisidad para sa isang pelikulang Nida Blanca nang makita siya ni Narcisa De Leon, ang nagtatag ng LBN. Pinakiusapan siya ni Donna Sisang na pakantaban ang kanyang Tagalog, at bumalik nang naramdaman niyang sapat na ang nalalaman. Pagkalipas ng isang taon, nagpadala siya ng isang kopya ng kanyang larawan kay Doña Sisang, at binigyan ng tatlong taong kontrata. Nang maging hit ang kanyang paglulunsad ng pelikulang Alembong 1958, binigyan siya ng palayaw na Alembong. Si Maria Dolores Gutierrez ng Lawag, Ilocos Norte, isang baston na tubo sa pamamagitan ng pagbisita sa tanggapan ng publisidad ng LBN noong 1955. 16 na taon siya, nasa labas lamang ng high school. Pumunta siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho at tinanggap bilang isang receptionista sa tanggapan ng isang magazine ng pelikula. Siya at ang isa pang batang babae mula sa magazine ay nagpunta sa LBN isang araw sa publisidad pa rin para sa pinakabagong pelikula ng Nida Blanca. Si Doña Sisang ay nagsasama sa hardin nang makita sila at nagpahayag ng interes sa Ilocana Mestiza. Kunti hair ako noon at napaka-chubby, naalala ni Ms. Gutierrez. Sinabihan siya na magsipilyo sa kanyang Tagalog, at bumalik nang naramdaman niyang sapat na ang nalalaman. Natatakot ako, wala akong kumpiyansa, says Ms. Gutierrez of that first meeting with Doña Sisang. Minsan nagpunta siya sa Tropicana Studios sa Malabon, na pinagtangkilik ng mga bituin, at kinuha ang kanyang pinakamahusay na mga anggulo, nagpadala siya ng isang kopya kay Doña Sisang. Sa loob ng ilang araw isang talent scout ang nasa kanyang pintuan kasama ang nais ng LBN boss na makita siya. Binigyan siya ng isang tatlong taong kontrata na nangako sa kanya ng higit sa inaasahan niyang kumita mula sa isang trabaho sa opisina. 20 taon pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata, si Lita Gutierrez ay naging isang ganap na bituin, ang pelikula Alembong.